Ako pa ako yung ano kanina nawala. Ito po kasi tinatawag na lake of fire. Ito yung tapunan ng tinatawag na Indonesia. At dito itatapon lahat ng mga nanggaling sa Hades. Kagaya nito. Ayan, yung Rich Marian. Tatapon dyan. Yung mga namatay sa dagat, kung sino man niya, hindi mananampalataya, tatapon dito. Si Satanas, Satan, itatapon din dyan. Nandito ngayon yung napakaraming binabanggit kanina ng lalaki ng mga alo ng apoy na yan. Nandiyan yan, isang parusahan o tapunan ng mga taong masasama. Ano? Babasahin po natin mamaya yan. Ito yun, nagpapakita sa larawan na ito na ganitong-ganito yung mangyayari. Nakakapagod yan. Di ba nung nakaraang summer, gustong-gustong pumasok sa mall. Pag ikaw yung lumabas, bakit? Hinihingan ka sa init. Hello, nasa earth ka pa noon. Di ba? Ay, paano pagka nandito na? Wala nang awa ito, no mercy. Sabi nga, mahirapan ang mahirapan at ipinadukala ng Diyos ito sa lahat ng mga suwail. Sabi nga, walang kapahingahan ang mga kaluluwang nalang ito, walang kamatayan sa daong ito. Bakit? Ayun pa pala yung sa. Kasi aalisin ng Diyos ito, itatapong din itong kamatayan. Cast them, sabi nga nun, into the lake of fire. Kaya wala nang kamatayan. Walang mamamatay. Eternity to eternity, lahat na nagmana ng tinatawag na kaligtasan, eternity, yung magmamana ng kahirapan, eternity. Walang hanggan sa walang hanggan. Paano ngayon yun? Ano po? Walang kamatayan sa daong ito, narito ang mga uod. Kung may uod pa. Anong klaseng uod dito? Na hindi namamatay, ang apoy dito'y walang katapusan. Bawat isa'y aasnan at isasalang sa apoy na hindi namamatay. Kita mo aasnan. Di ba ang inaasnan yung isda? Bakit? Ipiprito. Para ang nangyari dito, susugatan mo yung katawan mo sa kakaasnan. Isasalang. Lalo mahirap yung mahi. Ayan o, nahiwa ako. Hindi ko ito ginaasin na tao. Nahiwa pa lang ako niya. Sobrang sakit. Di ba? Ito aasnan, isasalang sa apoy na hindi namamatay. Yun yung paliwanag ng Biblia na yan. May babasahin tayo talaga. Po. Ayan o, buhay. Buhay yan. May mga makots na gumaganyan sa katawan niya. Bakit? Yan nga yung uod na hindi namamatay. Nasa impyerno po yan. Ano ba? Babasahin ko. Sa Marcos, nakalagay ang ganito. Sa chapter 11, chapter 9 ng Mark, verse 48. Nasabi ay ganito, Mark chapter 9, verse 48, na do'y hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy, verse 49, sapagkat bawat isa'y aasnan sa pamamagitan ng apoy. Mariyose. Talagang kanina si Tunos parang malduman ang gagawin sa katawan nung tinatawag ng mga walang pananampalataya. Eh kahit siguro, paaminin ko kayo ngayon, sasampalataya ka na, opo. At ganun eh, sa hirap na aabutin mo dito. Bakit? Hindi ito isang bagay na nasulat lang, na binasa lang, hindi. May talab to sa mga mananampalataya. At kinakailangan na nating makita sa inaharap yung mangyayari kapag tayo hindi napunta sa palin ng Diyos. Ayan. Nandiyan yung sigawan, may mga nakalubog sa ilalim ng tinatawag na apoy, mga hirap na kaluluwa na dumaranas ng kahirapan na halos wala kang kapahingahan. Ang matindi pa dyan, walang kamatayan. Kahit ka magpakamatay, hindi ka mamamatay. Bakit? Eh walang kamatayan. Itinapon ng Diyos yung tinatawag na kamatayan na yun. Ano po? Ayan. Tagtuyot na tagtuyot. Diba? Imbis na makikita natin yung sabihin natin eh may magandang bahagi ng tubig, wala dito. Dahil impiyan ko nga ito. Diba? Halos ayaw mo nang marinig pa ang mga susunod na salita, nakatatakot pag-usapan sapagkat babalutin ka ng isang imahinasyon na naglalarawan sa mga kilakilabot na bagay na narinito. Ito ang dakong parusahan at bilangguan ng mga taong walang pananampalataya. Itatakot natin dito lahat. Hindi mo kinilala si Kristo nang ikaw ay nasa lupa, nagpakalibang-libang ka, lahat ng bagay ay ginawa mo sa mundong ito, nagpakasaya-saya ka. Ito yun. Itatapon dito. Ngayon, binabanggit ng Biblia na hindi niya nais na lahat mapahama. Ano
Timothy. O, 1 Timothy ata. Hanapin natin. Merong paalala ang Biblia sa bawat isa na ayaw ng Diyos na mangyari ito eh. Para maiwasan to, simple lang ang rules. Ano? Sumampalataya ka bro o sis, mga kapatid. Ayan, sabi nga nun. Sumampalataya ka, yun ang dapat na gawin. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, nakalagay ang ganito, 1 Timothy chapter 2 verse 4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. O, ayaw niya nang may mapunta dyan eh. Ang gusto ng Diyos, lahat maligtas. Pero gusto ka man ng Diyos na iligtas, kung ayaw mo, walang magagawa. Bakit? Pwede mo sabihin, Panginoon, pag-iisip ko to, desisyon ko to, huwag pakiyos. Wala kang pakialam. Diba? O, eh madali lang naman. Ayaw mo papakialaman ka, may impyerno maghihintay. Ganun lang. Na, ang sabi nito sa verse 4, na siyang may ibig na lahat ng mga tao ay mga ligtas at, masabi nga lang, dalawa, makaalam ng ano, katotohanan. Katotohanan ba yan? Katotohanan po yan, hindi ako nananakot. Katotohanan ito na binabanggit ng Biblia na may impyerno at ganito ang magiging kapalaran na mapupunta rito. Katotohanan ba yan? Meron. Katotohanan niya, nasusulat ba yan? Nasusulat. May talata tayong binakit. So makikita natin, may mga bagay sanang maiiwasan kung patuloy lamang tayong susunod sa kagustuhan ng Diyos. Ano po? Ayaw nating mangyari ang ganitong kapalaran sa buhay natin. Lahat ay mapupunta sa dahon niyan. Para silang nagtutulak ang pe, na ayaw malaglag ng isa, yung babae. Ay, wala kang magagawa. Kaya ayaw malaglag, yung mainit pa rin niya kahit sa taas na. Diba? Magkakalaglag ang bawat isa dyan, ang ano dyan, walang kamatayan eh, yung matindi dyan eh, hindi ka mapapahinga. Dahil walang kamatayan, butot balat ka na, baka wala ka ng puso, umaano pa yan. Lahat na nyan lang ng kahirapan, yun yung pinapakita ng Biblia, kung paano dapat maiwasan ito ng mga taong nabubuhay ngayon upang manatili sa kanilang pananampalataya. Ayan, para silang nagjam-jamming lang, rock and roll. Ganun eh, kakantahan. Pero ang totoo niya, tingnan niyo yung mga pictures na yan, sobrang hirap yan. Wala ka ng laman, buto na, ganyan pa. Dapat pa ganyan, ganyan magalit ang Diyos. Kaya makikita natin, huwag tayong magawi dyan, mga kapatid. Pagbutihin natin yung ating pananampalataya. So, sa Bible, may binabanggit, yung salitang here, tinalaki kasi natin yan. Meron siyang apat na kahulugan. Yung salitang Sheol sa wikang Hebrews, dahil ang Old Testament ay nasulat sa wikang Hebrews, yung salitang Helia ang Sheol. At yung salitang Hades naman sa New Testament, dahil nasulat ang New Testament sa Greek word, yung salitang Hel, Hades. Ngayon, yung Gehenna o Gehenna, ito naman yung lugar na kung saan sinusunog dito sa lupa. At nangyari ito sa panahon ng Propeta Jeremias na mayroong mga iniaalay sa Diyos, na mga batang sinusunog at kung sino-sino pang mga taong masasama para ialay lamang kay Diyos-Diyosan na si Moloch na galit ang Diyos-Diyosan.